ba na nagkaroon din kayo ng misunderstanding ni Meme noon? Hindi ko alam. Hindi. Oo. Lahat naman ng family na nag-go through ng mga misunderstanding, hindi naman kasi lahat, hindi kami perfect. Normal lang din kaming family. Ako kasi yung, sa tingin ko yung mga bagets-bagets pa kami, ako yung pinaka-proud. I'm proud na visceral ako. Kailangan kaya ko itong lahat. So, naging risk taker ako. Ayun, kakatake ko na nakakatake ng risk. Hindi ko alam, imbyerna na pala yung mga kapatid ko sa akin, yung nanay ko. Nagalit sila. So, nung nagalit na si Vice sa akin, I did not take it against him na galit siya sa akin. Hindi ako nag-dwell doon. Nag-dwell ako, paano ko mariredeem yung sarili ko sa family ko. At syempre, ikukwento mo kung paano yan sa kusina. Dito so niyo po yan ikukwento kasi mas masarap. Grabe yung ikukwento yung away sa kusina. Hindi, kung paano nirisopa. Habang nagluluto ka, pinag-uusapan yung away. Yes. Ang pait-pait siguro ng pagkain na yan. Eh, bakit tama? Ang palaya yung iluluto. Sabi ko na nga, may pait siya eh. Diba? Doon habang nagluluto. Nanitutuwa sa'yo si Regine. Na nakita ni Regine yung paa ng nanay ko. Sabi niya, ang late, paano siya nakakatayo? Siyempre. Di ba natatanda dati siyang manika? Di ba masarap magkwentuhan pag may nagluluto yes. or pag kumakain? So ngayon, ano ba ito? Favorite ba ito ni Meme? Isa to sa mga favorite ni Vice na niluluto ko lang yung sinigang na buntot ng kabayo. Ay, baboy. Ay, kabayo? Kaya nga, laging duguan yung kwentan ko pagkatapos kasi buntot ko yung tinatanggal. Pero ang ganda ng hair, di ba? Ang ganda ng buhok. Ano ba yung mga ingredients natin? Buntot ng baboy. Ano lang naman, yung simple lang kasi ayaw din namin kumakain masyado ng gulay. So, kangkong, yung sitaw, talong. So, gagawin na natin habang nagkukwentuhan tayo dito. Actually, dapat sama-sama na siya. Diretso lang pala yun. Dire-diretso lang. Kamatis, lahat. Yung so, baboy. Ito na nga, habang idediretso mo lang yan, halo lahat. At halo Ma'am Shimarimik. Nay, wala ka naman ginagawa. Pwede ka tumulong para mabilis to. Nay, tumulong ka. Ilan ba tayo? Anim? Uy, dami yung sobrahan mo naman yan. Oo, lumiliit yung talong kapag ka naiinita. Habang ano pala, pinapakuluan, sinasamahan ko na siya nung pork cubes para manuot yung lasa. Ay, the best. Ayan, yung sili. Tapos, patis to taste. So, yan lang, kulukulu lang. Wow. So, pag ang ano ko, not the usual sinigang, pagluto na siya talaga, may lasa na, nilalagyan ko lang siya ng konting oyster sauce. Ah. Para ma-enhance lalo yun ang secret. Oo, yun yung secret. Pero totoo ba namin, may Vice, na ito ang isa sa comfort food mo? Oo, kasi diba, pag, ang sarap kaya humigop ng masarap na sinigang. Yeah. Lalo na diba? Ngayon, patag-ulan na ulit. True. At saka parang wala siyang pinipiling panahon. Parang yan yung pagkain na hindi natin kinasasawaan. Bata pa lang tayo, kinakain na natin yan. Sa totoo lang, hindi nyo alam, ang Vice ganda ninyo, wala siyang keme sa arte sa pagkain. Wow! Ang pagkain ng anak ko kahit na ngayon, Vice, ganda na siya. Tortang talong, itlog na maalat na may kamatis, hotdog, ganun lang. O kaya piniritong itlog, masaya na siya. Patuling kita na nasira yung ano. Dapat bago inyo ilagay yung gulay pala, so syempre, huwag nyo kakalimutan yung sinigang mix. Ilagay mo lang. Ilagay lang. Ayan. Pakuloan na. Para lumambot, gaano katagal po kayo nagpapakulo? Pag pork, 30 minutes. Pag pressure cooker, 10 minutes. And then kung yung talagang sariling kulo niya lang, 30 minutes pag pork. And pero then, dati wala kasi kami pressure cooker. Kaya yung heater, nilalagay sa timba, nilalagay namin dun sa akin. Tapos pinipressure na lang nila yung pork. Ay, ikaw mo lumambot ka. Oo. So, kailangan malumbot ka, kailangan maganda ka, kailangan masarap ka. Kaya sabi, ano ba, ang daming pressure. Sabi ng baboy. Pressure talaga yung baboy. Uy, pero syempre, gusto kasi naming malaman talaga kung paano naayos yung... Hindi, hindi ko pinilit. Yung kahit gusto kong bumalik sa family ko nung time na yun na, ang hirap kasi, one thing you have to learn in life, family. Walang ibang taong importante. Jowa, okay, nandiyan yung jowa, friends. Pero as long na hindi ka kompleto sa family mo, walang ibang makaka-fulfill ng buhay mo kahit ikaw. So, bago mo maging maayos yung relasyon mo kahit sa anak mo or sa ibang tao yung makakasama mo, kailangan mo munang ayusin ang relasyon mo sa nanay mo, sa mga kapatid mo. Hindi ko pinilit yung mga times na ayaw pa nila sa akin. Ang ginawa ko, instead of dwelling, that inaccept ko.
Inak, I accepted the fact na nagkamali ako sa inyo. Nasaktan ko kayo. And dito sa acceptance ko, kailangan ko magkaroon ng humility. And after humility, everything follows na pagbalik ko sa kanila, I can redeem myself kasi bagong tao na ako, tinanggap ko ng mali ako. Kasi ayoko mag-sorry. Ang dami ko ng beses na sinabing sorry. Ang dami na rin tulong na naibigay sa akin. So, yun lang. Kailangan mo lang talaga na magbago para sa sarili mo, para matanggap ka ng... Kasi kahit sabihin mo, nagbago na ako, pero kung wala naman sila nakikita ang pagbabago, hindi ka na natatanggapin. And that's the time na sobrang ang saya ko nung nag-I love you ulit si Vice sa akin. Ang laki-laking bagay nung yun, lalo na yung mga kapatid ko, ang gaan ng buhay, pag yung maayos ka sa mga kapatid mo, sa nanay mo, at sa mga anak ko.